Hi guys, John Techie here, and today is papakita ko naman sa inyo yung custom na ginawa ko para sa mga emulators natin. Ito yung emulation station. Integrated to dun sa EMU deck, no? So mamaya papakita ko sa inyo paano i-setup siya. Pero showcase ko lang yung magandang pagkaka-layout ng bawat box art and mga photos niya, no? Mga pictures niya. So ayan, makikita nyo ang bawat emulators natin kagaya ng Nintendo, Game Boy Advance, Super Famicom, Super Nintendo, ayan, nandito na lahat, no? Sega, ayan, pati PSP, PS3, tapos, yan, mga arcade games, tsaka 64. Basta lahat na ng mga naisip nyong emulator, nandito na lahat, and naka-organize siya, tapos maganda yung pagkaka-layout din niya, pati yung mga box art niya, pati yung mga wallpaper. Lahat ng games, diba, pag pumasok tayo dito sa Nintendo Switch, nakikita nyo, ayan, meron na siyang preview ng gameplay. So, kung gusto nyo halimbawa na makita nyo muna yung gameplay niya, ayan, makikita nyo na kagad yung sa video. Siya maliit na screen. So, lahat yan, sinetup natin, kinustomize natin siya. Pwede nga yan. Sa Sega. Tapos, may rating din siya, kung ano ang rating niya. Then, yung information niya tungkol sa mga games, ayan, nakalagay na rin dyan. Napakaganda nitong pagkakagawa natin ng setup na to, no? And mas may enjoy nyo yung mga emulator, lalong-lalo na yung mga retro games na gusto nyong laruin. Okay, so pakita ko sa inyo kung paano siya sineset-up, no? Okay, so andito na tayo sa desktop natin, no? Ang first natin gagawin is punta tayo ng browser natin, tapos search nyo yung EMU deck. Tapos dito, click nyo yung EMU deck, yung first link. Allow all nyo lang yan. Then click on download. Tapos hanapin nyo yung Windows. Since ang Legion Go natin is Windows ang OS, download for free. Once download na siya, then click nyo lang yung EMU deck. Then run. So mag-i-install yan ng kusa. Medyo matagal lang ng konti yan, no? So balikan natin siya kapag tapos na. Pag nag-prompt din to, yes nyo lang din. Ayan. So mag-check na yan ng installation files niya. Hintayin nyo lang siya. Okay, once lumabas na tong EMU deck for Windows na to, no, dito tayo sa custom mode. Ayan. Then click next. Tapos i-check niya kung saan nyo i-install yung mismong EMU deck natin. So ako, siguro dito sa F, ito yung external. Pwede siya sa external, no? Pwede nyo siya doon ilagay or pwede sa SD card. So ako is dito na lang sa F. Kasi nandito nakalagay yung mga BIOS natin tsaka ROMs. Ita-transfer na lang natin siya once na-complete na yung installation. So make sure meron kayong BIOS, no? Yung BIOS, ito yung mga gagamitin nyo sa mga PS1 pataas, no? Hanggang Nintendo Switch. Then of course, yung mga ROMs, dito naman yung mga games nyo. So ito lang yung mga games muna natin as of now. Ayan. Then click natin is drive F siya. So F, then next. Tapos sa atin is Legion Go. Ayan, click nyo yung Legion Go. Pero pwede naman kahit PC or Windows. Kahit ano naman dyan pwede. Wag lang siguro yung Steam Deck kasi naka Steam OS siya. So ayan, Legion Go lang. Then pagdating dito sa pick your level of integration, piliin nyo itong low, which is yung emulation station. Then click next. Then here, yung themes. Ang gamit ko is ito, yung Artflix, no? Pero depende naman sa inyo kung ano gusto nyo yung themes ng gusto. Lahat naman dyan, malalagyan siya ng box art, pati yung mga previous video games niya, no? Okay, ito yung Artflix. Click next. Then here, ang ginamit ko lang is yung RetroArch. Kasi pag in-install natin lahat ng emulators, medyo matagal siya, no? For the sake of tutorial lang naman, ito lang muna gagamitin natin. Since nandito na simula Nintendo, Family Computer, hanggang PS2. I think nandito na. So, click next. Then, ayan, ito yung mga i-install niya just to verify. RetroArch, emulation station, tapos yung Pegasus. Ayan.
Then depende dito kung ano yung preference nyo sa itsura ng screen ng gameplay. So ako, leave ko lang yan as is. Next. Tapos, pwede kayo mag-create ng account pero ako skip ko lang yan. Then click next. Next. So, more on next lang naman yan. Nasa inyo kung gusto nyong baguhin yung screen orientation niya or yung screen size niya. No? Ano yun? 30? Ano? Okay. So, click next. Then yan. So, verification ulit para sa mga i-install nila at setup. Sapat natin is F. Then finish. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, depende sa mga emulator na i-install nyo, ganun din siya katagal. No? So, wait na lang natin to once natapos na. Okay, so once finished na siya, makikita nyo lang to na controller configuration. Next nyo lang yan. Then, ito sa manual copy, skip for now nyo lang. Papakita ko sa inyo paano mag-copy. So, ito yung na-install nating emulator, yung RetroArch. Then, yung Emulation Station DE. So yan, once okay na siya, pwede nyo nang i-launch yung Emulation Station. Oops, pero bago pala lahat yan is kailangan muna nating mag-transfer ng ROMs at BIOS. No? Dito sa ROMs natin, makikita nyo ito yung Super NES tsaka yung PS2. Ito na muna yung gagamitin natin. No? Copy lang natin siya. Then punta kayo dun sa installation folder ng EmuDeck. Natin is nasa F, Emulations, then ROMs. So, nandito nakalagay lahat yung mga ROMs niya, yung mga games niya, no? So, copy lang natin yung PS2, tsaka yung Super NES. Okay, so once na-copy na siya, then punta naman tayo dun sa BIOS natin. Kailangan natin yung BIOS para sa PS2. So, dito sa BIOS natin, yan, hanapin nyo yung PS2. Then, copy nyo lang to lahat, no? Copy. Then, punta kayo ng emulation ulit. Tapos, sa BIOS. So, dito sa PS2 folder, dyan nyo siya i-copy. Since meron na ako nyan, i-replace lang natin siya. Kapag walang PS2 folder, create lang kayo ng bagong folder dito, no? So, right-click, new, then create folder. Tapos, i-rename nyo siya ng PS2. So, yan. Once ready na lahat, open kayo ng Steam. Yan. So, integrated siya sa Steam. Pwede rin nyo naman siya i-open dito sa startup nyo. Sa atin sa Steam na lang. Okay, so once nag-launch na yung emulation station, so ayan makikita nyo, dalawa lang yung emulator natin, no? Super Nintendo, tsaka yung PS2. No? So, para ma-customize natin yung themes niya, press nyo yung start. Tapos dito sa UI settings, sa Teams, click nyo lang yung Artplex. Then back. Ayan na siya, no? So, pag in-enter natin, halimbawa yung Nintendo, nakita nyo, wala pa siyang mga box art, wala pa siyang information, tsaka yung game preview niya, wala pa. Para ma-customize natin siya, press nyo yung Start dito sa Scraper. Tapos, dito sa Scrape this System, liin muna natin yung PlayStation 2. Back. Then, all games. Tapos, start. Warning lang pala, no? Kapag gagamitin nyo to, yung scraping, limited lang siya ng 10,000 API. Ito lang yung parang pwede nyo i-download yung mga informations niya, yung mga previews niya, no? So, hindi lahat kagad may da-download nyo. And, matagal to, guys, no? So, depende sa games na i-scrape nyo, ganun siya katagal. Yung ginawa ko dun sa una ko is, inabot ako ng magdamag. No? So, almost whole day, hintayin nyo na lang siya matapos. Alright, so ayan, natapos na yung scraping natin. No? So, yun, makikita nyo, nandyan na lahat yung mga box art, yung preview, yung wallpaper. So, ayan, pati yung rating niya, andito na rin, no? Tapos pati yung mga description niya about dun sa game. Ayan, napakaganda. Wait nyo lang siya tapos makikita nyo lang yung preview. So ayun lang guys, medyo matagal lang talaga ang pag-i-scrape niya. No? So itong PS2, inabot na ako nito ng almost 1 hour para lang sa pag-i-scrape niya. No? So depende rin sa network connection nyo and sa dami ng games na i-scrape nyo. So abutin talaga kayo ng full day
or at least 2 days siguro para makumpleto nyo lahat ng mga rooms nyo para magkaroon siya ng ganitong klaseng layout or preview. So again, this is John Teki, and if nakatulong sa inyo tong video na to, at like and subscribe naman kayo dyan, at malapit na tayo mag 5k subscribers. So ayan, and thank you very much for viewing, sa mga tumambay. See you again to the next video. God bless everyone.